Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Tandaan na merong mga type of businesses na during pa lang po sa application or pag-a-apply pa lang natin ng ating Certificate of Registration sa Securities and Exchange Commission, nagre-require na ang SEC na mag-provide ng bank account. Meron naman pong ibang negosyo na pag nag-apply po tayo sa Securities and Exchange Commission, ay hindi naman po hinihingan ng Securities and Exchange Commission ng requirement na bank account. So, tulad po ng in-apply ko previously, actually, 1 month ago, nag-apply po ako ng lending business. At ito po ay hiningan ng Securities and Exchange Commission ng requirement na bank account. So, paano po ang gagawin natin? Kasi ang banko po, pagka wala kang maipipresent na bylaws, wala kang maipipresent na articles of incorporation, and wala kang certificate of registration, hindi sila nag-a-allow na mag-open ka ng corporate bank account. So, pag po nasa ganito kayong situation, ang gagawin nyo po ay pupunta kayo sa banko at ang i-request nyo po ay ang TITF na account. Ano po ang ibig sabihin ng TITF? Ito po yung Treasurer's in Trust Fund or Treasurer's in Trust Account. Ito po ay temporary bank account ng mga nagnanais na mag-put up ng corporation. So, ibig sabihin, ito po yung mga temporary bank account na ongoing pa lang ang processing ng kanilang business permits or ng kanilang certificate of registration under Securities and Exchange Commission. List of requirements nila para po sa approval ng certificate of registration. Nakikita po kasi dito sa TITF or dito sa temporary bank account na to, yung paid up capital ng isang corporation pag nag-a-apply po sila. Katulad nga po ng binanggit ko kanina, yung lending business na aking in-apply a month ago, is meron po silang 1 million na capital at ito po ay nakalagay na sa kanilang TITF na bank account. So, ito yung temporary bank account. So, ano po ang requirements pag kailangan nyo po ng ganitong klase ng account? Unang-una pong requirement, kailangan na treasurer ay resident dito sa atin, dito sa Pilipinas. Pwede po kayong pumunta sa banko at maghanap po kayo or hanapin nyo po doon ay ang TITF na requirements, kung ano yung mga requirements ng TITF na opening ng bank account. So, kailangan nyo pong ma-provide para po ma-process ang inyong application sa Securities and Exchange Commission. So, unang-una po, tulad ng sinabi ko, dapat po ang inyong treasurer dito sa atin nakatira, dito sa Pilipinas nakatira. Then, pagpunta nyo po sa banko, sabihin nyo lang po na mag-o-open kayo ng account or temporary account na kinakailangan nyo lang pong i-open para sa processing ng inyong Certificate of Registration sa Securities and Exchange Commission. Ang mga requirements po dito, kailangan dala nyo na yung proposed articles of incorporation, proposed bylaws, at kailangan meron na rin po kayong na-execute na treasurer's in trust affidavit. So, ito po ay ginagawa ng mga notary public para po sa list of requirements o maiprovide nyo sa banko. Then, kailangan din po na mag-issue or magbigay ang inyong treasurers ng government-issued IDs na ito po ay merong pirma sa lower part ng kanilang ID or dun sa Xerox copy ng kanilang ID. Then, after that, kung kayo po ay mag-o-open na ng account, kailangan pong daladala na ng inyong treasurer ang initial amount para sa opening ng temporary bank account. I-sum up lang po natin, kailangan nyo po na ang inyong treasurer na sa atin nakatira sa Pilipinas. Pagpunta nyo po ng banko, ang mga requirements po na ipipresent nyo sa kanila para kayo makapag-open ng temporary bank account ay ito nga po yung proposed
articles of incorporation, proposed bylaws, nag-execute na kayo ng treasurer's interest affidavit as ito pong ID or valid government-issued ID ng inyong treasurer, at kailangan din po na meron na kayong initial amount para sa opening ng inyong temporary bank account. Please take note lang din po, when you say temporary bank account, ito naman po ay pwede nyo ring i-convert into regular bank account or regular corporate bank account pag kayo po ay nakatapos na ng processing ng inyong certificate of registration sa Securities and Exchange Commission. So ano lang po ang kailangan nyong i-ready na documents para ang inyong TITF or yung temporary bank account ay ma-convert into regular corporate bank account. Kailangan nyo lang po na meron na kayong certified true copy ng inyong certificate of registration, final copy ng inyong articles of incorporation, and bylaws. At kailangan nyo na rin pong mag-execute ng board resolution na mag-open kayo ng account dito sa specified bank na inyong nabanggit. So, yun lang po yung mga requirements na kailangan nyong gawin or ihanda para naman po ang inyong temporary bank account or ito yung TITF na tinatawag ay maging regular corporate account na inyo nang ini-maintain sa inyong corporation. Kasi nga po natapos na ang inyong application sa Securities and Exchange Commission, kaya pwede nyo na po siyang ma-convert into regular corporate bank account. Tulad po ng sinabi ko kanina, meron pong business na ang Securities and Exchange Commission ay nagre-require na ng temporary bank account. Meron din naman pong business na hindi na nire-require ng Securities and Exchange Commission ng temporary bank account. Instead, ang mga corporation po na ganito ay nag-a-apply na kanilang bank account after na lang po na ma-process ang kanilang or ma-release ang kanilang certificate of registration sa Securities and Exchange Commission. Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, ang kailangan nyo lang pong i-ready, kailangan po pagkuha nyo ng lahat ng inyong documents sa Securities and Exchange Commission, meron na kayong mga certified true copy. Certified true copy ng inyong certificate of registration, certified true copy ng inyong articles of incorporation, certified true copy ng inyong bylaws, para po pag nag-require ang banko, ito po yung ipipresent nyo, yung mga copy, yung mga certified true copies, kasi po mag-iiwan po kayo sa banko ng mga copy nito, at hindi nyo naman po pwedeng i-provide yung mga original copy, kasi ito po ay copy ng corporation. So, para hindi na po, o maiwasan nyo na rin ang pagbalik-balik, Securities and Exchange Commission, meron na po kayong certified true copy para po, pag pumunta kayo sa banko, daladala nyo na po ang mga certified true copy. Kailangan nyo na rin pong gumawa ng general information sheet kasi ito po ay ginagawa within 30 days na ma-release ang inyong certification of or certificate of registration. So, kailangan po na ito ay kasama or attachment pag kayo po ay nag-open ng inyong bank account. At syempre po, lahat ng mga business permits na nakuha nyo, yung inyong mayor's permit, yung inyong BIR registration certificate, yan po ay hinihingi ng banko para sa application or sa opening ng inyong bank account. Kasi titingnan po nila yung legality, lahat po ng permits na meron kayo para ma-approved ang inyong application for opening ng account. Kung meron pa po kayong concerns about dito sa opening ng bank account or opening ng corporate bank account, mag-leave lang po kayo ng message dito sa video na to at ako po ay magre-reply sa inyo. Kung meron po kayong mga concerns na hindi pa po masyadong malinaw, mag-leave lang po kayo ng message dito sa video na to at akin pong sasagutin. So for now, yun lang po. Maraming salamat po. Hopefully po, meron po ulit akong na-contribute sa inyo para po sa konting kaalaman. So, maraming salamat po and God bless. Bye!